Cancer, hi. Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong energy update for October 16 to 31, 2024. If you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. Okay, let's see, Cancer, what's coming to you second half ng October 2024. Grace, oy, may blessing. May grasya na parating. And sabi rito, come to me to set me free. So, itong grasya na to, itong blessing na to, this will free you. This will give you freedom. Oh, blessing that will give you freedom. So, pwedeng financial freedom, pwede rin freedom from a toxic situation or toxic relationship. Meron dito na ano, makakaalis sa trabaho niya na toxic kasi merong opportunity na darating sa kanya. It's either bagong trabaho or business opportunity or another source of income. So, finally, makakapag-resign na siya. Also, have knowledge. You are going to learn more. You are improving your skill set, your knowledge. Maaring mas madalas ka ngayon magbasa, mga self-help books, or mga libro na ano, nakakapag-enhance ng iyong isip. Nakakapagpatalas ng iyong isip. At dahil doon, mas marami kang mga bagong ideas na madi-discover. Okay? You also have divine guidance. You are divinely guided, Cancer, kung saan man yung landas na makakabuti para sa'yo na tahakin mo. So, maaring iba sa inyo, meron mga signs na ibibigay sa inyo ang universe na, oh, dito ka, ito yung makakabuti para sa'yo, or ito yung path na magbibigay sa iyo ng swerte, or ito yung path na kung saan mas marami ka matututunan, di ba? Your overall energy is, oh, the Emperor, someone who is in control of his or her life. So, yung iba sa inyo, very, ano kayo, structured, disiplinado kayo. You really want to make things happen. Yung iba sa inyo, meron kayong leadership role. Meron kayong opportunity na ma-promote or mas mag-increase yung inyong sweldo kung nagtatrabaho kayo, or to gain authority. Oo. So, yung iba, kung kayo yung nagninegosyo, maaring mamamaster nyo yung secret kung paano mas maging successful sa business. Yung iba sa inyo, kung kayo ay may balak na tumakbo sa eleksyon, so may laki yung possibility na manalo kayo. Your challenge is the Magician. May mga pagkakataon na sineseconds guess niyo yung sarili niyo, or parang na parang ano, nagda-doubt kayo sa kakayanan ninyo. So ito yung time na mas lalo kayong magtiwala sa mga abilidad niyo, yung talento niyo, yung skills niyo, kasi marami kayong pwede pang magawa. Marami kayong pwede pang ma-achieve. Your opportunity, oh, the Three of Cups, so merong celebration, merong achievement. So, yung iba sa inyo, kung may sasalihan na contest, mananalo kayo. Yung iba naman, yun nga, mga, kung kayo ay kakandidato at talaga namang yung inyong intention ay maganda, no? Maganda intention ninyo for your community, for your sa sinasakupan ninyo. I see that you will be winning. You will gain support from the people na talagang naniniwala sa kakayanan mo. Oo, sa majority, yes. Yung iba sa inyo, meron ding opportunity to reunite with your friends. Magkakaroon ng update sa inyo about your lives, no? Sa kanya-kanya niyong buhay. Meron din kayong opportunity to do some meetings, to meet new people, pwedeng may mga events within the family or your friends na kung saan may mga bago kang contacts, may prospects. Siyempre, the more na malawak yung network mo, the more opportunities yung pwedeng dumating sa buhay mo. Your blessing, or speaking of opportunities with the Three of Pentacles, things are improving in your finances. Meron ditong pag-unlad. This is also collaboration, working with others. Pwede rin meron kang, if you have plans of renovating your house, so pwedeng magpapa-renovate ka.
or magdadagdag ka ng may negosyo ka, magdadagdag ka ng produkto, services, kung may ano iba ka pang negosyo, meron ditong pagdadagdag ng mga branches. So things are improving, things are growing, things are expanding, especially in your finances. Meron kang nakakausap ngayon na nagbibigay sa iyo ng advice or nagme-mentor sa iyo on how to improve your career, your business. So sa money, career, finances, you have the Knight of Swords, Seven of Wands. Alam nyo, the more kasi na marami kayo na-achieve, the more na you attract people na kina-question yung mga achievements nyo. Na parang, deserve ba niya yun? Parang kumbaga meron silang laging sinasabi, no? About you. Pwedeng sa trabaho, halimbawa, na-promote ka, na-increasean ka, sasabihin nila, pag-uusapan nila, deserve ba ni Cancer yun? Deserve ba kaya yun? Ganon. So, ito yung time na huwag mo na lang silang pansinin, no? Kasi pag pinansin mo pa sila, pwedeng it may cause some drama or issue around your workplace or sa trabaho, or parang maka-apekto pa sa iyong iniisip, no? Or makapagtanggal pa sa focus mo sa buhay, sa career mo. You just need to improve or heighten your vibration, no? Vibe higher, kumbaga. At iwasan na lang itong mga low frequency na energies, like yung mga nag-gossip, yung mga yun, nag-chismis within the workplace. Iwasan mo na lang yun. Sa love life, you have the Nine of Wands and the Empress. So, yung iba sa inyo, literal, merong pregnancy. Medyo mag-ingat lang kasi pwedeng medyo maging challenging or difficult itong pregnancy na ito. Okay? Pwedeng ikaw to or the person that you are dealing with or the person within your family. I also see here na meron person na nagmamahal sa iyo na willing siya, handa siya na mahirapan para sa iyo, or someone na alam mo yung nagtitiis. Oo. Nagtitiis kasi mahal ka niya. Oo. So just take what resonates. Kung sino tong taong nagtitiis dahil mahal ka niya. So ito rin yung time na kung nakaka-resonate ka, you also have to check on your person, kumusta na siya, hindi lang yung kung ano yung magiging benefit natin sa kanila, but also ano yung pwede mong itulong sa kanila. Like check on them, especially if this person is also going through something. Kasi minsan we tend to be, parang selfish na ako lang dapat, ako lang, ano yung pwede kong makuha, ano yung pwede mong ibigay sa akin. But in a relationship, hindi lang ikaw yung tumatanggap. Dapat nagbibigay ka rin. So, you have to think about what you can give to your partner as well. No? So, kung single ka, possible na meron ditong person na matagal na nagkakaroon ng interest sa'yo, gusto ka, pero pwedeng hindi mo siya gusto. So, kung hindi mo siya gusto, huwag mo nang paasahin. Okay, work, achievement, success. Wow. So, merong achievement, may success sa workplace nyo, sa career nyo. And itong aunt, diba, sila yung masisipag. So, kung masipag ka, nag-e-effort ka, then definitely you will see results. You will experience success. Love life din ang isa sa focus rin ninyo, Cancer. Maaring you will be more sensitive about your feelings and yung feelings ng person mo. You will improve your relationship with your partner. Discord among family or friends. So, ito na, yung iba sa inyo, baka sa kaibigan to sa workplace na magkaroon ng issue or challenge within the group, dahil may ano rito eh, possible na may inggitan, may selosan. Hindi nawawala yan, but kung sa tingin mo hindi sila masaya dahil sa blessings na natatanggap mo, then hindi sila totoong kaibigan or hindi sila totoong nagmamahal, diba? So, graceful transformation, soften your heart and find your flow.
Wow, things are changing for you, Cancer. I think this can be physical transformation para sa inyo, or pagbabago, may shift, may energy shift when it comes to your career, may upgrade, may pag-unlad, or even in yung mga goals mo sa buhay, may nagbabago. Kumbaga, kung dati meron kang nakaset na ito yung gusto kong mangyari, pero now you realize na you want something better. Okay? So, you are transforming gracefully. Okay? So, that is your reading, Cancer. Thank you so much. Bye.